Dahil sa pagbabayanihan ng bawat pamilyang Malabonian, mararamdaman mo na ang ating lungsod ay isang malaking tahanan. Ang bawat kanto at sulok nito ay may istorya ng pagmamahalan at pagkakaisa ng mga naninirahan dito. These are the stories that reflect our culture and identity. Ang mga ito, ang tatak Malabonian. Kaya samahan niyo kaming libutin ang ating mahal na City of Malabon. Ka-Asenso, tara at magkwentuhan tayo! Sa ngalan ni Ka-Asenso Councilor Enzo Areta, ito ang Kwentong Asenso. Enzo, may Asenso. Magandang araw mga ka-Asenso! Welcome po sa Kwentong Asenso! Napaka-espesyal ng episode natin ito dahil dalawang bahay ang kakatukin natin ngayong araw. Bilang si Ka-Asenso Councilor Enzo Areta ang chairperson ng Committee on Education, Cultural Affairs and Tourism, excited na po kaming patuloyin kayo sa mga tahanang napakalaki ang ambag sa makulay na kasaysayan ng ating lungsod. Samahan niyo po kaming bisitahin ang Raymundo Ancestral House at Jamico's Restaurant, home of the famous Judy Ann Crispy Pata. First stop, ang Raymundo Ancestral House na matatagpuan sa C. Arellano Street, Barangay Ibaba. Itinayo ito noong 1861, kasabay ng kapanganakan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Natapos din ang San Bartolome Church sa parehang taon. Sikat ang ancestral house na ito dahil sa adobe walls at wooden gate ng bahay na hawig sa istruktura ng intramuros. Ang arko naman ay sumisimbolo sa Spanish dynasty. Para bigyan tayo ng tour at karagdagang impormasyon tungkol sa napakagandang landmark na ito, kasama natin ngayon si Miss Susan ng Raymundo Ancestral House. Siya rin ang isa sa business owner ng Jamico's Restaurant. Magandang araw po mga ka-Asenso. Ako po si Susan Corvera at ito naman po ang aking asawa na si Hilarion Raymundo Corvera Jr. Ang bahay na ito ay tinayo ni Celedonio Raymundo noong taong 1861. Si Celedonio Raymundo ay isang negosyante na nanggaling sa northern part ng Pampanga. Sa pagkakaalam ko, siya ay negosyante na nagdi-deliver ng mga asukal, asin dito sa Malabon. Nakapagpatayo siya dito sa Malabon sa kadahilan ng malapit ang lugar na to sa ilog. Dahil ang ilog ang ginagamit nilang ways para makarating sa lugar na dapat nilang puntahan. Ito ang original structure ng bahay. Ang bubong ay yari sa nipa at mga kahoy. Ang kahoy ay gawa sa kabagong, ipil-ipil, nara. Ang dingding na to, mulat umpisa ito ng pinakadingding namin. Walang nabago sa structure ng bahay. Lahat sila, kung ano yung pinag-umpisahan noong 1861, ito pa rin hanggang sa ngayon na nakatayo. Walang nabago kahit sa anumang parte ng bahay na ito. Hindi naman siya mahirap pangalagaan. Gawa nga no, ang kanyang mga materialis na gamit ay matitibay na kahoy. Kahit nga sabihin nga nila, mabubungi ang anay pagkakinain nila yung mga kahoy dito. Sa totoo lang, walang ginagawa dito kundi linisin, bunutin, floor wax, bunot. Yun lang naman ang ginagawa namin sa araw-araw. Linisin ang bahay. Ang dingding na ito ay gawa sa kamagong. Napakatibay na kahoy. Mula nung umpisa ito na yung pinakadingding namin. At ang mga dingding namin dito, hindi nakatikim ng kahit na anong barnis, pintura, o ano mang inilalagay sa mga kahoy. Ang sahig ay gawa sa nara. Kung mapapansin ninyo, ang mga sahig namin ay walang pako. Ito ay ginamitan ng mitsa, kung tawagin ng mga matatanda noong araw. Ito ang main entrance nung unang panahon. Kaya lang ngayon, hindi na namin siya magamit. Gawa ng nung magtaas ang karsada, naiwan na kami. Sa pagpapatambak namin, wala na kaming dadaan ng pintuan. Dati yung silong, nagagamit pang clinic ni Dr. Jose Raymundo. Pero sa ngayon, hindi na rin siya magamit kahit na maging kwarto man lang. Kasi nga, sa pagpapatambak namin, wala nang pwedeng pasukan ng tao.
Ito ang unang telepono gamit nila nung unang panahon. Wala na siyang dial tone ngayon. Dito sa lugar na to nila, ina-entertain ang mga bisitang dumarating. Dito sila nagpapakain, dito sila nagkukwentuhan, dito sila nag-uusap-usap kung ano man yung kanilang agenda sa araw na yon. Ang mga nasa larawan na ito ay si Celedonio Raymundo, kasama ang kanyang asawa na si Marcosa Limcolioc. Ito naman sa babae si Dr. Jose Raymundo, kasama ang kanyang asawa na si Celestina Montilla. At ang picture naman iyon ang kanilang family picture kasama ang mga anak ni Dr. Jose Raymundo at Celestina. Ang baol na ito ay isa sa mga regalo kay Dr. Jose Raymundo nang magtrabaho siya sa Colon, Palawan bilang isang public health official. Mapapansin din yun na malalaki ang bintana namin dito sa bahay. Ito ay sa dahilan ng para daw makapasok ang hangin ng tuloy-tuloy at ang sikat ng araw. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kaalaman sa ating mga viewers, Miss Susan. Hangang-hanga po kami na patuloy po kayo sa pag-aalaga sa inyong ancestral house para tumagal pa ito ng ilang henerasyon. Thank you po! Ngayon naman ay magtungo tayo sa Jamico's Restaurant kung saan matitikman ang napakasarap na crispy pata dito sa Malabon. Kasama nating muli si Miss Susan at si Miss Judy Ann, ang dalawang may-ari ng Jamico's Restaurant. Itong restaurant, nagsimula siya year 1972 pa. So, nag-start siya kay father namin. No? Siya talaga nagsimula, maliit na restaurant lang naman to, or sabihin natin na para bang simpleng kainan lang. Tapos, pakonti-konti, sabi nga, ginawa na ni father na para bang inilabas na niya, inintroduce niya na talaga yung crispy pata. Kasi para sa kanya, yun yung pinaka-bestseller niya na at the same time, yun talaga yung ginawa niya na according doon sa panlasa niya na paborito niya kasi. Ang Jamico's naman, kaya naman naging Jamico's siya kasi nung nawala si fathers, yung parents namin, talagang inayos na lang namin lahat. Parang sabihin na nga natin eh, mag-start tayo mula doon sa kung ano yung iniwanan ng parents namin. So, yung Jamico's, pangalan na yung kinuha namin sa mga bunsong anak namin. Kasi ang name ng bunsong anak ni ate is Jamie Maricar or Jam. Ako naman, ang bunsong anak ko, Mico Angelo Francis. Mico Angelo. So, parang pinagsama namin yung Jam at yung Mico. Kaya sa dalawang bunso, doon namin kinuha yung Jamico's. Na doon din siguro namin pinattern doon sa parents namin na nung nag-start sila ng restaurant under naman sa name ko na Judy Ann kasi bilang bunso. Talaga namang institusyon ng maituturing ang Jamico's Restaurant dito sa Malabon. I'm sure, inaabangan na ng mga solid viewers ang parteng ito ng ating programa. Para malaman natin kung paano inihahanda ang napakalinamnam na crispy pata, ipapakita sa atin ni Miss Susan ang kanilang pagluluto nito. Ganito ang paghahanda ng crispy pata. Ito yung mga pata ang galing sa supplier. Pagkalinis namin ng mabuti ng pata, isinasalang na namin para ilaga. Dito namin inilalaga ang mga pata. Gaantay kami ng 4 oras bago maluto. Pagkaraan ng 4 oras, ito na yung nilagang pata. Ito naman yung ipinipirito namin. Pag ipinirito, kailangan lubog siya sa mantika. Ito na yung crispy pata pagkatapos ng 30 minutes. Ayan! Tapos na ang crispy pata. Itsura pa lang. Nakakatakam na!
cooking ko, kaya binabalik-balikan ng aming crispy pata. Dahil bukod sa crispy siya talaga, juicy pa siya. So, kabilang siya kakaibang lasa, talaga hinahanap ng mga tao. Naiiba sa mga mayroong crispy pata. Bukod sa talaga sa crispy pata na kung saan nakilala ang Judy Ann or Jamicos, si ate ko bilang isang, sabi natin, magaling din magluto na nagmana doon sa father namin, nakaisip din siya ng ibang klase ng putahe na gusto naman niya i-present din sa mga customers na baka sakaling magustuhan ng panlasa nila. So, lumabas na itong shrimp embutido. Okay, itong shrimp embutido, ground pork siya na merong kasamang hipon. Yun naman ang parang sabihin na natin paraan ng ate ko kung paano niya ipepresent ang isang klase naman or kakaibang embutido na kadalasan nakikita na natin sa normal is malaking roll siya, di ba? So ito, ginawa niya sa ganitong ano naman, presentation. So far naman, nagustuhan din naman ng mga customer. Then lumabas naman yung sabi na nga natin, kung naghahanap naman kayo ng chicken, meron naman kami pwedeng introduce na yung tinatawag ng chicken pandan. Na kahit sabi natin marinated kasi siya, simpleng prito, pero meron siyang sabi natin kaibang lasa na pwede natin sabihin na kasi nga gawa dun sa pagkakabalot niya sa dahon ng pandan. Na in a way, di ba may pagkakaunting helpful tips, ganun. Hindi ko maalala po yung tips na yun. Tapos, yung dati naman talaga namin, na isa rin sa binabalikan ng customer para sa kanila, yung tinatawag namin torta. Meron kaming ilang variety niyan. Merong pork, merong shrimp, merong and the latest, yun ngang sa crab. Kung sabihin natin, omelette siya. Pero in a Chinese restaurant, yung tinatawag nilang puyong. Diba? Na para omelette na with the sauce. So, yung sweet sauce niya, yun yung parang nagpapalasa talaga, nagbibigay ng kakaibang lasa doon sa omelette na yan. Tapos, pinaka-latest namin itong 2020 or 2019, sabihin na natin, ito naman tinatawag naming lechon berry. Gawa rin yan ni ate ko na parang isinama niya na doon sa lahat din ng specialty na hindi naman nalalayo kung ano talaga yung product na gusto namin naman na ipatikim sa mga customer. Halos lahat naman, di ba, naapektuhan talaga ng pandemya. Lahat nahirapan. Pero sabi nga, dumating kami talaga din sa punto na para bang ang dami namin dapat baguhin. Kaya nga lang, ang sigurong pinakamahirap lang, yung bang kaya mo namang magluto, kaya mo ilabas yung produkto, kahit sabi natin wala nang dine-in, take-out lang. Kaya lang, nagkakaroon tayo ng problem regarding doon sa mga supplier because of the lockdown. Gusto namin maglabas sa ilang piraso ng gusto nila na pata, kaya lang, paano namin ilalabas kung talagang wala nga makapasok sa atin. So, yun siguro yung isa sa parang naging problem namin regarding dito sa pandemyang hinaharap natin. Na up to now, kahit di rin pa kami makapag-dine-in, kasi kailangan namin siguraduhin din halos lahat. Siguro doon sa mga gustong pumasok sa food business or gusto magsanula, alamin nila muna sa sarili nila kung ano yung gusto nila at kung ano yung kaya nila. Kasi hindi naman pag nagtayo ka na isang bagay, na isang klase ng business, sasabihin mo lahat yan for good na. Meron ka pa rin darating at darating na, sabihin natin worst scenario, merong mga sitwasyon na pwedeng hindi mo kayang harapin. Pero kailangan ngayon pa lang, nandoon ka pa rin sa paninindigan mo sa sarili mo na kung hanggang saan mo siya kakayanin kahit ano ang dumating pa. So, pangalawa siguro, sabi nga natin, nakapaloob na doon, tinatawag natin na pasensya, yung patience. Talagang patience is a virtue, kahit saan mo siya ilagay. Si ate ko. Siguro ang isa pang tip ay ang pagiging masipag at saka patsaga. Pag masipag ka, syempre sabi nga nila may milaga. At higit sa lahat,
kailangan mo ang pananampalataya, pagtawag sa Diyos, araw-araw gabi-gabi yan. Natulungan at gabayan kung ano man ang dapat na gawin sa araw-araw. Mga ka-Asenso, sana ay magamit niyo ang mga tips na ito upang lalo pang palaguin ang inyong mga negosyo. Sana rin po ay nakapulot ng inspirasyon ang mga nagbabalak magsimula ng kanilang mga sariling business. Maraming salamat po, Ms. Susan at Ms. Judy Ann, sa pagsama niyo sa amin ngayong araw. Ito po ang munting regalo namin sa inyo. Talaga namang, kayo ay certified ka-Asenso! Isa na namang exciting na episode ang inyong natunghayan, mga ka-Asenso. Sana po ay nag-enjoy kayo! Para sa ating mga solid viewers, huwag kalimutang sumali sa ating electronic raffle. Malay nyo, kayo ang manalo ng ating mga exciting prizes. For this week, mag-comment lang po dito sa ating video ng Certified Ka-Asenso at mag-tag ng 5 Facebook friends na gusto nyong makasamang mag-food trip dito sa Malabon. Dapat po ay naka-like at follow sila sa ating page. Huwag nyo rin pong kalimutan na ilagay kung saang barangay dito sa Malabon kayo galing. Ia-announce po namin dito sa aming Facebook page at Enzo Oreta PH ang pangalan ng mga winners, kaya patuloy nyo pong i-follow at i-like ang aming page. Muli, sa ngalan ni Ka-Asenso, Konsehal Enzo Oreta, ito po ang Kwentong Asenso. Lagi pong tandaan, basta't sama-sama, tulong-tulong, kayang-kayang umasenso. Maraming salamat at samahan niyo po kami ulit sa susunod na episode ng Kwentong Asenso.